Sa iba pa rin balita, pinakamababa sa nakalipas na tatlong pagsusulit ang passing rate ng December 2011 Nursing Licensure Examination. At mas konti man ang pumasa, higit pa rin daw yan kumpara sa mga job opening para sa mga nurse. Saksi si June Veneracion. Ganun na lang ang tuwa ni Gerald Pilayo ng Mountain View College ng Bukidnon matapos mag-top sa December 2011 Nursing Licensure Examination sa markang 86.40%. Ngayon, kabi-kabila na raw ang mga offers sa kanya, pati na sa abroad, tulad na lang sa Norway. Gayunman, sa Hunyo pa raw niya balak magtrabaho. It was very overwhelming. At at the same time, I feel so humbled and blessed by the thought that God can use ordinary people for his extraordinary purpose. Parang ganun po. It was a gift really to me that... Hindi rin daw makapaniwala ang top 5 ngayong taon na si Vince Mary Estilloro ng University of San Agustin at ang top 7 na si Tiffany Ann Palmares ng Central Philippine University. Pareho silang taga-Iloilo. Try good niya makapasar sila because ito mamabalaan mong it's a matter of luck man. And if may kay dedication and perseverance niya, amo na nga ipasaron ang board exam, so makapasar ka good. I'm blessed nga God has given me this opportunity nga ako maging top 7. And of course, I'm thankful sa Central Philippine University and College of Nursing for all the support. Pero ang masamang balita, ang resulta ng examination nitong Disyembre ng nakaraang taon ang may pinakamababang passing rate sa nakalipas sa tatlong nurse licensure examination, bagay na kinabahala ng Professional Regulation Commission. Sa mahigit 67,000 kumuha ng exam, halos 23,000 o isa sa bawat tatlong exam nilang ang pumasa. Mababa na raw ang mga passing rate sa mga huling licensure exam, pero lalo itong bumulusok nung nakarang Disyembre, ayon sa Professional Regulation Commission o PRC. Karamihan kasi sa mga nag-board nung Disyembre, mula raw sa mga tinatawag na low-performing school. Kami naman, nababahala dun sa trends, no? Yung nakikita naming trending ngayon. Kahit sino naman siguro nasa lugar namin, mababahala din. Bagamat mas kaunti ang mga pumasa, lubhang marami pa rin daw yan kumpara sa mga job opening para sa mga nurse ayon sa Philippine Nurses Association o PNA. Kaya raw lumulobo na ang bilang ng mga nurse sa bansa na walang trabaho. Solusyon ng PRC. Kunyari, in the last 3 years, kunyari lang, considered mo na low performing yan, if they keep on accepting first year, what do you expect? Tuloy ng tuloy, di ba? Walang katapusan yan. So ano dapat ang gawin? Patapusin mo na kung ano meron niyan, pahinto mo na ng pag-a-accept. So that, nakikita mo yung talagang crop ng maaayos na graduates coming from na maaayos na eskwela. Ang mga walang trabaho, hinihimok muna ng PNA na makilhawak sa Registered Nurses for Health Enhancement and Local Services o RH Shields na programa ng Department of Health. June Veneracion ang inyong saksi.